what's up mga Big Bites? Coach Tim, hindi daw believe kay Arvin Tolentino. Ang tanong, bakit naman kaya? Pero bago ko sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bago natin pag-usapan ang sinabi ni Coach Tim tungkol kay Arvin Tolentino, may balita muna tayo tungkol sa pag-alis ni Coach Tim sa Ginebra. Matapos nga laban ng Ginebra kontra sa NLEX Road Warriors, kinumpirma ni Coach Tim sa post-game interview niya na totoo nga talaga ang balita na kinukuha siyang assistant coach ng Miami Heat. Pumayag siya sa offer na ito, kaya mawawala siya ng 4 na games. Iiwan muna niya pansamantala ang Ginebra at hindi nga siya makapag-coach sa magigilaban ng Ginebra kontra sa Converge, Terra Firma, TNT Tropang Giga at pati na rin Meralco Bolts. Pero sinabi naman ni Coach Tim na voluntary daw ang pag-coach niya at wala siya makukuhang kahit anong sweldo dito. Pero nilinaw naman ni Coach Tim na wala daw siyang balak maging coach sa NBA o kahit anong posisyon sa NBA G League. Guest coach nga lang daw talaga siya, at kung magkakaroon pa ng ibang offer sa niya, hindi daw niya ito tatanggapin. PBA na daw ang tahanan niya at hindi na daw siya maghanap pa ng iba. Pinayagan daw siyang umalis pansamantala ni SMB Big Boss Ramon Ang, pati na rin ang SMC Sports Director na si Al Francis Shua. Si Assistant Coach Richard Del Rosario naman ang pansamantala magiging coach ng Ginebra habang wala si Coach Tim Cone. Samantala, isang napagandang panalo naman ang nakuha ng Ginebra dahil nakabawi na sila mula sa pagkatalo nila sa Manila Klasiko. Isang comeback win ang nangyari pa sa laban na ito dahil binuran nila 19 points na kalamangan ng NLEX Road Warriors. Sino ba naman ang mag-aakala na makakapag-comeback pa ang Ginebra sa laban na ito? Dahil sa third quarter na nga na laro na ito, 19 points pa ang laman ng NLEX at lagi pang pumapasok ang mga tira nila. Samantalang Ginebra naman, parang walang gana maglaro at kumilos, at parang sarado pa ang butas ng ring nila dahil hindi talaga halos pumapasok ang mga tira nila. Pero sa kalagitnaan nga ng third quarter, nagkaroon ng mini run ng Ginebra at lumipat na sa kanila ang momentum. Unti-unti na nga nila naibaba ang kalamangan at biglang bumaligtad talaga ang laro. Hindi na nakasagot ang NLEX sa mga tira ng Ginebra at parang ang ring naman nila ang sarado dahil wala nang pumapasok sa tira nila. Samantalang Ginebra naman, biglang dumali ang puntos para sa kanila at pumapasok na talaga ang karamihan sa mga tira nila. Pero ang pinakasumagip talaga sa Ginebra para sa laban na ito ay ang rising superstar nila na si Arvin Tolentino. Siya talaga ang pinakadahilan kung bakit nakahabol ang Ginebra sa laban na ito. Pero sa kabila nga na napakagandang performance ni Arvin Tolentino, hindi pa rin daw bumibilib si Coach Tim sa kanya. Alam daw kasi ni Coach Tim na kaya naman talagang tumira at umiscore ni Arvin, hindi lang jumper at 2 points, kundi pati na rin sa 3 points. Hindi na daw siya nagugulat at nabibilib sa ginagawa ni Arvin Tolentino. Ang kailangan daw nito magawa sa ngayon ay ma-improve ang defense at passing ability niya para mas lalo pa siyang gumaling. Kaya pag na-improve nga ito ni Arvin, sobrang magiging complete package na talaga siya. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano masasabi nyo sa pinapakita ni Arvin Tolentino? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.